praying that wala naman ako dito kung may kalawin ng Panginoon. Amen. Amen. Struggle ako. Araw-araw yun. Pero pagdating ng Sunday, hindi pwede hindi ako tapayin sa pulpit. Amen. Isang mapagpahalang umaga po at sa pagdiriwan niya namin yung ika na anim na, hindi ko parang kailan lang, ano? Anim po. Parang kailan lang, tuturo ng Sunday School si Sir Ace, ayun ay, ito na. This, yung mga bagong mukha akong nakikita. Ayun po, ano, paghihirap ng yung pastor, katuwa ang mga member. At kulang na sa inyong tumutay. Kaya mag-pray na kayo ng third floor. Amen. Kaya pumagat po ng yung tibay rewards according to our works. Right? Amen! Hira, anong taong pa lang kayo? Ang worst na lagi lang yung namin. Pero maganda yan. Nagahanap ako ng tama yung kasi rewards eh, according. Kasi hindi po lahat ng ginagawa natin sa Panginoon may rewards. Amen? Amen! Hindi lahat. Kaya kailangan sasalain yun. At ito po yung pansala dun. Ito po tayo sa Roman, Romans chapter 14, 10 to 12. Hanggang hindi po ako sinusumpong, hindi tayo Amen. Amen. Amen! Tsaka po sa 2 Corinthians 5:10. Para makita natin kung paano natin matatanggap yung tamang rewards. May I bless everybody to stand, please? Masahin po natin responsibly. I will read verse 10. And then you read verse 11. Let's obey po tayo din sa plan. But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then, so then every one of us shall give account of himself to God. And he will send up new rewards. And then, 2 Corinthians 5:10. Saying you what? Go. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. Magkilang Diyos, salamat po sa maging ko. May pinagkasama-sama sa pinagkahan. Salamat po sa pagkaan ng dosagin ng church ng mga na pinagkatiwala. At umasa po kami ng iyong kalakasan kaya sa inyo nito. At bigyan po ng Panginoon na sa inyong ng Espiritu. Buwa kayo po sa mga lahati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kamakailan lang po ay
nagkaroon po ng Olympics sa Paris, right? First time in the history of our country that we won two golds. The same person, first time po yan na nangyari. When I saw the performance of Yulo, I was so amazed. Kasi before, payat po yung batang yun. Maliit pa, siguro kasi lagi ko lang yun. At nakita ko yung kanyang mga muscle na develop. Tsaka yung kanyang mga ipinanalong laban, perfect. Yung pagtalo niya, hindi siya natutumba. Hindi ka tulad noon. At marami na siyang napanulunan. At alam niyo, sa Olympic, umiyanin ko na. Rewards according to our words. Sino sa dito ang check mo na meron kang tatanggap yung reward pagdating sa langit? Yung sure na sure ka, meron kang gold medal doon. Actually, ang tatanggap yung ating doon ay crown. At di mo po yung nag-abang sa atin. At pwede magkaroon lahat. At malalaman natin, mamaya, kung ano yung mga rewards na yun. At hindi ko mo nagtrabaho ka, meron ka na. Para din sa Olympic na sinasala. Pag meron mo nakita mo mistake, kahit nang naka-gold ka na, pwedeng bawiin yung pinto yung medal mo. At ito po ay matatanggap lamang ng isang tao na nakilala sa Panginoon. Yung sure na pag namatay, pupunta sa langit. Ano sa atin dito, ang sure na 100% pupunta sa langit. Taas ang kamay. Amen. Taas ang kamay. Meron ba dito na hindi ka sigurado? Malinaw. Kasi yung kong pinakamahal ko sa lahat. Amen. Ako, sa totoo lang, hindi ko hinahangat yung rewards. Pero, ang hinahangat ko, yung langit. Kasi kahit na anong galing mo, kahit anong yaman mo, kahit anong talino mo, kahit anong itsura mo, anong kalagay mo sa buhay, lahat ng bagay na yan na nasa iyo, mawawala yan. At dalawa lang pagka namatay ka, pupunta mo, langit at impyerno. Kaya lagi kong tinatanong yung anak ko, si Jack, anak, sure mo ba talaga yung langit? Kasi hindi lang kami sabay-sabay lahat yung mamatay. And then, maaari mauna ako. Maaari mauna si Bukaro. Hindi dati alam ang bukas. Sinasabi mo dito bukas, sige, alam na buhay ka siya. So, yun po yung dapat pagandaan natin. Kaya kung merong church dito, para ipalagana po yung katiyakan ng kaligtasan natin pag namatay tayo, pupunin tayo sa langit. Amen. Simple lang naman eh. Sumampalan tayo kay Jesus. Maniwala ka, kung siya lang ang taong tagapagligtas, sinabi niya, I am the way. Siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan at ang buhay. Ang sino man na hindi makakaroon sa Ama, kundi sa pagitan po ni Jesus. Isa lang po yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Sino po? Jesus. Hindi po yung nagpupunta sa Pampanga. At isang beses lang po namatay si Jesus. Isang beses lang din siya nabuhay. Kaya nga, pagka nilang nagpipilitensya, sabi ko, magbubolunteer ako, ako magpapako. Tsaka yung ako maglalagay ng korona, tingin. Marami sa amin yan sa Bulacan. Kaya, hindi po yun. Minsan lang po siya namatay at muling ng buhay kapag tayo po ay mabuhay naman muli.
The first Adam died, and the second Adam, that is the Lord Jesus Christ. Amen. Siya po yung tinalaga. Yung nahulog po, after so many years, or 2,000 yata yun, tsaka po naganap yun, hindi nang lahat. Ang tagal. Sayon mo nila, hindi magtatagal, baka mag-rapture na. Sayon mo nila, may nagsabi sa 2026. Kasi pinwente yung kalendaryo eh. Kasi malito yung mga nagbigay ng tetsa. Pero wala siyang binigay na buwan at saka araw. Basta 2026. Sa mga malapit na yun, sa Petronius. Pero hindi pa natin alam kung kailan. Walang nakakaalam. Pero mahalaga, kasama kayo sa rapture pagka kayo ay nag-rapture. Amen. Ngayon nagsabi na after the rapture, wala nang maliligtas. Kung totoo man yun, isa lang kasi ang rapture eh. Para sa mga anak ng Diyos lang yun. At saka yung mga namatay, bubuhayin mo din. Babalikan mo nila yun, papalikan mo ng incorruptible body. Alam mo, yun lang, maganda ng regalo yun. Imagine, binago ka ng Diyos ang araw. Yung ating katawan na ito mababago. Magiging incorruptible. Pwede mo dumaan dito. Pwede ka maging superman kasi pinatid na ba ay andun ka na kagad eh. Yung wala pa yun. Mas mabilis pa po yung ubikit ka ng konti, mas mabilis pa doon. You are going to meet the Lord in the air. Kaya, yun ang dapat malaman mo. Ibig sabihin, kasama ka doon. After that, yun na yung tinatawag natin judgment seat of Christ. We're going to reward according to our works. Okay. But before that, sabi ko sa kanon na kasulatan, meron pong seven judgment. The Savior on the cross being judged for our sins. The believer self-judgment. In 1 Corinthians 11:31, hindi ko na lang po mabasahin para for the sake of time. The judgment of the nation, the judgment of Israel, the judgment of angels, so June 6, Ezekiel 13 to 44, the judgment of Israel and then judgment of the nation. And the judgment seat of Christ in Revelation, pain to birth. Even white from judgment. Kasi after po ng judgment seat of Christ, I think, if I remember right, millennium. Babalik po ang Panginoon. Sa rapture po, ang mga saints, kasama po mabubuhay ng ating Panginoon. Kasama po niya. Yung pong second judge, yung second coming, yun po yung pagdating ng Panginoon with the saints. Doon po tayo mag-rules for 1,000 years. Yun yung tinatawag na millennium. Doon pa lang, may enjoy mo na yung buhay mo. Isang libong walang kasalanan, sasadangan sa ibabang sa kagaling mga sinkyan, sandali. Pero what is 1,000 years? Kaya nga sabi mo, nasa introduction pa lang tayo eh. Ang buhay natin. Kasi parang ang tagal-tagal niya. Kaya, na-enjoy po natin yun. Pag nagtanim ka, hindi ko lang kung kakain pa rin tayo.
kasi para sa inyong tree of life, kumain man o hindi, ang mahalaga, kasama ka ng Panginoon. Bumunod sa dyan. At kung po, halimbawa, si Pastor Reyes, nakuha niya yung limang crown, tapos yung pong crown niya, na, kasi sa bawat na akay mo, may crown of rejoicing ka. So, patong-patong, wala pong hirama ng reward, wala pong hingyan, hindi naman dyan. Hindi ko yung trabawa niya yun. Kaya ito, halimbawa, pag may trabaho kayo, gusto mo ibang kukuha. Pero kaya lang yung misis mo. Amen? Pero yung kukuha na lang na ikaw ang hirap, tapos iba yung kukuha. Hindi na lang batas ang Panginoon. Kapag silayin po natin judgment seat of Christ, ang ibig kong sabihin ito ay dema. Dalawang beses lang po itong talakay nabanggit sa Bible kung sa binasa po natin sa Romans 14.10 at 2 Corinthians 5.10. Pag sinabi po natin we, ito ay personal pronoun, include himself. Sino nagsabi ito? Si Paul. Kaya nung panahon pa ni Pablo, inaasahan niya na darap yung Panginoon. Sa time niya, kung inaasahan niya yun, eh di mas malapit sa panahon natin. Kaya sabi niya, we! And then, shall indicated the certainty of the thing stated it is to be and such one thing can see, cannot be avoided. Hindi ko natin naiwasan. Being an actual contact. All allows of no exceptions writing to Christians only. Sa mga Kristiyano lang, hindi pwede yung mga unbelievers. As not referring to the world but to those will give account. Kaya ang sabi doon, hindi nga sinabi ba, they shall give an account. Yun po yung magbibigay sulit po tayo. Bawat isa po sa atin. Actually, dati, panakot ito eh. Pero alam nyo, kahit anong takot mo dun sa mga tao, pagka talaga yung lumog sa kasalanan, ang hirap. Pag may bisyo, pag may babae, ang hirap galing sa church. Ayoko dyan. Bawal alak din. Ayoko dyan. Bawal ang shampoo dyan. Pwede sa amin sa katabi namin sa church. Ang dami doon. Kaya nakabayad na kami ng utang doon. Nabayad-bayad na namin yun. Ito yung pera ko to. Wala na kami utang. Kaya sino may utang pa? Lahat pa tayo. Sabi po ito, we must all appear. Hindi sa mandatory. Hindi pwede kang tumakas. Ang tanong ay, sabi rito, ang judgment seat of Christ, it is not a judicial bema. The Greek word means bema, means bematos, race platform. Parang ganito po. Holy sa bema.
10 times in New Testament. In Matthew 27:19, at John 19:13. The Hebrew word, the portrait of wood. A raised platform. During the creation, sa atin, yung first Olympic, doon po kasi yung first Olympic. Yung president po, yung tinatawag natin yung umpire. Of the arena. He watched all the contestants. And then, anong paborito niyo yung sport dun sa Olympic? Kasi nga, basketball, di ba? Laging champion ng Pilipinas doon, di ba? Minisan niya nata, hindi tayo ng champion doon. Yung area ng pinagtutunan natin, yun yung pinagdadasasan natin. Nanginahin nga ako din sa isa nating Olympian. Yung si... Yung ano yung may hawak ng Hawaiian? Yeah. Hindi sinusuportahan ni Sheldon ang ating bansa. Magaling pa naman. Pero yung chak-chak din siya. Nagpapatuloy siya. Kahit pa lang sumusuporta sa kanya. Isa nga, napanood ko. Parang walang pumapansin sa kanya yung mga. Kasi alam mo, mataas ang tingin ng Sheldon ng mga ibang bansa na sarili nila. Ang Pilipino, bakit kaya nandito po? At tumasok pa, kalabang ko pa. Duro na naisip nila. Muntik na nga niyang matalo yung champion eh. Pero magaling lang talaga. Pero nakaabot siya ng silver. Nakaabot din siya ng gold sa ibang mga ibang bansa. No, sa atin po, pasalamat po tayo. Sabi nga sa church, Church, hindi na baling kayong may reward lahat. Kahit ako, wala na. Pero hindi kailangan. Pero ano, kailangan eh. Dahil hindi naman kayong magkakariwan, hindi sa passport nyo. Hindi kayo tuturuan. Magka kayo ng kanuluwa. Hindi kayo tuturuan umatin ng church, makinig ng salita ng Diyos. Hindi kayo tuturuan magbigay. Kaya ang sakit ng ulo niyan eh. Akala niya, preaching lang, 10% ng preaching sa ano, sa pulpit. Madali lang mag-preach. Lalo ngayon, ang dami sa internet. Ang dami yung mga preacher ngayon, bawat lahat nga, kasi gayahan eh, wala nung pandema, pandemya. Lahat na, pati mga Baptist, ano na. E kumisang nag-aaway-aaway pa. Kami, meron kami na online kami, pero sa member lang. Malapit ko nang tanggalin yun. Kasi iba, nagdidipay na lang dun eh. Kuminsan. So, e pagka lagi sila naka-online, hindi church yun. Sabi ng Bible, unto him be glory in the church. Hindi sinabi, manood ka ng TV. Saan ko patadala yung tights mo? Saan ko patadala yung... Dagan yung video yung nakay ko. Di mag-online din yun. Mas maganda yung ganito yung... Amen. Ito yung sa Hebrews 10:25. Para matutukan ka ang salita ng Diyos. Iba nag-online para magtago, para hindi magbigay. So, minsan, at least pag tinamaan siya, hindi masyadong masakit. Ako, pagka nag-Chris dati, alam ko yung may tama. Kaya pag-uwi niya, yun ang unang kinakamayan ko. Balik ka, brad, ha? Pero walang personalan. Amen. Salita ng Diyos eh. Yes. Kailangan masala ka.
masala tayo kasi hindi tulay. So, meron dito nagpapanggap lang. Eh si Jesus Christ God, may natin dalawa. May isa pang butas. Kaya kung meron kang 36 na member, tatlo butas doon. Oo. Eh si church, meron bang church na perfect? Meron bang church na may mga chismosa at chismosa? Meron bang maganda ako sa church? Meron, di ba? Andun, kung ano yung nandun sa labas, nandun din sa church yun. Kasi, hindi ko puputi ang buho ko, hindi ko yung sinasabi ni pastor ngayon. Right. Kaya nung lumabas yan, excited yan eh. Eh, minsan nung punta sa church yan, kasi umiiyak yan. Doon yung nakita na. Dati ang height ko, 5'2 ngayon, 4'9 na lang. Yun, ano, dati yung ano kong lalaki, dati yung bata ay gusto mong basto. Ngayon ako nakausap na doktor eh. Yung sana yung bubutas ng ulo ko, dalawa. Yung kailangan daw eh. I'm still paying for that. Sabi niya, brother, di ka ng pastor, pastor. Hayaan mo na ako. Brain surgery siya. Alam nila yung hirap ng pastor kahit hindi sila kailala ko yung gawain yun. Dahil yung gawain yun sa maraming pagsubok. No, ang tagal ng pastor, pero wala akong property. Dahil maraming property dun sa Astinas. Kaya hindi mo madaling magpastor. Sino gusto mo magpastor dito? Ano wala? Ako marami kong mga pinagkatiwalang preacher sa akin. Mga sampu yun. Pero tayong sila, pastor, alalay lang kami ha. Naghahanap po ako ng papalit sa akin. Dahil anytime, pwede akong kunin ng Panginoon. Eh, si J.R. sana. Kaya lang mukhang ayaw niya. Pero hindi natin alam, kahit naman ako, ayaw mo magpastor. Hindi ako nanggagalaiti na magpapastor ako. Alam ko, tinawag ako ng Panginoon. Pero nung nakita ko na yung hirap ng pastor dahil kasama ko yung pastor Padua, sabi ko, Lord, alali na lang ito, assistant ko nito. Ayaw ko talaga. Kasi pagka yung nakita mo lahat ng problema ng tao, dadali mo lahat yun. Kaya nga sabi ng pastor ko, madali ito. Kasi may mga Bible study ako, pag kami mga problema yan, kanina ko nga sabihin, hindi kay pastor yan. Siya pastor eh. Eh, puro problema. Pag nasabi ko na yung problema, brad, wala na sa iyong pasan, napunta na sa akin. Eh, noong una, gusto ko maraming member. Noong una po, gusto ni Pastor Pato and Lenka Church. Siguro mga manibo members, nung nakita niya yung hirap, buti na lang tatundaan na yung pinagkatiwala sa akin. Eh, sabi siguro, kulang 200 yun. At kung lahat nung nabaktay sa umaating lahat, nahigit sa 1,000 yun. Lahat ng naakil nyo, hindi naman lahat siguradong pupunta sa namin yun. Magali lang tumanggap sa Panginoon sa bibig. Pero ang Diyos ang tunay na nakakaalam kung ligtas ka o hindi. Ang kaligtasan po ay it's between you and the Lord. Kahit pagsigaw ka sa mundo, tinanggap ko si Jesus bilang tagapagligtas. Sumunta na tayo ako sa Kanya. Pag hindi kita nakita sa namin,
Eh, tinanong mo si Gable yung gano'n. May yabang. Ayaw, kasama ka. Lahat, dadaan sa akin. Hindi maliligtas. Ang sino mang tao, pag hindi dumaan sa akin. Hintay pa pala si Solomon. Pero mo yan, kawaway mo ang babae na mga teenager pa lang. Wala din tinigiwan dun sa dati nating reliyon. Parang si Damaso, anak niya si Maria Clara. Hihimpuin ka ng Diyos, mapalad ka. Hihimpuin ka ng Diyos. Kasi ang tingin niya sa reliyon, Diyos nila eh. Ito lang ang mga tanga na to, hindi nag-iisip, hindi kasi nag-abos ng masyado ng Bible. Isa lang ang Son of God. Amen. Walang sinabi sa Bible, yung pangalan ni Cable, wala doon. Yung pangalan ni Moroni, wala doon. Kaya yung tanong ko doon sa mga Mormon eh. Bakit doon sa linya doon sa Matthew? Dalawang, tatlong 14th generation yata, if I remember right. Ba't hindi nabanggit doon yung takaming Advent Messiah? Kahit si Manalo, ba't wala doon? Eh, ba naman yung sinasayin mo dyan? Hindi naman yan si ano, ganito, ganyan. Alam mo yung Bible. Kaya dito ka tinuturuan. Ano may ituro mo? Tingnan mo rin kung tama yung tinuturo ng pastor nyo. Kaya kailangan nag-aaral ka rin. Hindi yung ending ka lang na ewan. Siya nga po. Opo. Yun lang kaya natin sagot. Aralin mo yung mabuti. Kaya mabigat yung responsibilidad namin. Pastor, kaya ako walang reward kasi mali pa rin pagtuloy naman. Ako naniniwala ako walang member ni Ibo doon. Walang member ng Fort Watts. Walang member ng Inc. Katoliko, anong manangapalatayan? Ibang kulti yan. Because when you added other salvation aside from the Lord Jesus Christ, you are considered a fool. Kulto ka. Amen. Imagine, yung mga nangangaral, saka gusto ang maligtas yung tumanggap, right there, babautismo nila, dahil yung kasama yung kaligtasan sa babautismo. Kaya ang daling po ng Bible eh, alam nyo lahat ng doktrina, papatayin, ibabagsak ng seven last word. Pagdating sa kulto. And si Mary, and then yung mga disciples. Lahat po ng seven words na yun, seven last words na yun, bakit po yung nakapago? Aksidente ba yun na tumanggap sa Panginoon? Isa na sinabi ni Jesus Christ, Peter, ipaba mo to, bautisman mo muna, para siya na pupunta sa langit. There is not an accident. There is no such thing as accident happening. Lahat ng nakasulat dito, pag-aralan mo ng mabuti, at tiyakin mo na nasa tamang church ka. May nagtuturo ng tama. Marami na rin nagsasabi na ginagaya, pero pag tinanong mo, gano'n kung tinanong na pastor, Sir, naniniwala ko ba dun sa one saved, always saved? Wala sa Bible yun. Pero kaya kong patunayan na ang pagligtas ka, yung kaligtasan, hindi nawawala yun. Amen. Yung kasalanan mo before, after, yung gagawin mo ngayon, gagawin mo bukas, yung dati mong ginawa, it was covered by the blood. It was covered. Your iniquities, your sin and iniquities, I remember no more. Amen? Amen. Isang beses ka lang dapat maligtas. Amen. Hindi pwedeng
Yung araw-araw tinatanggap mo si Jesus. Araw-araw nagsisisi ka, hindi ganun yun. May sinabi po ni Jesus na, repent for the kingdom of God is at hand. Yung salitang repent doon, talikuran mo yung dati mo, yung galingin mo na hindi magdadala siya sa langit. Nandito na ngayon yung magdadala siya sa langit. Kaya yung change of mind, yung maling paniniwala mo, yun ang baguhin mo. Amen? Amen! O, dati mo, Agilpain. Linggo-linggo, magsisimba ako. Pero pag tinatanong ko sa sarili ko dati, pag namatay kaya ako, saan mo kang matuma? Kasi buro sa labi. Kasi mabait naman ako. Yung siguro ko, walang kasiguraduhan. Siguro lang yan. Tsaka pag matutulog na ako pagkagabi, yun yung guwapa akong kasalanan, iisip din yun, mula umaga, hanggang gabi, wala. Kaya hindi na naman magpapusan ng Bible dati. At kahit tigtas ka, nakakagawa ko pa rin ng kasalanan. Kaya lang, hindi na nga yung you will lose your reward. Yun ang pinag-usapan natin dito. Amen? Amen. Kung nag-backslide ka, sayang. Ganun ba ba? Pag hindi ka nag-uwalan siya, I doubt yung test ka. So yung leader po ng sa Olympic or yung umpire, siya po yung tinitingin niya bawat player kung tama yung ginagawa. Marami po nung ako ng ginto na bawi sa kanya kasi nga nung tumakbo pala siya, nakadrug siya. So, nandun yun. Lahat dadaan sa kanya. At saka dati po, wala pong dito. Gahong lang mga inilalagay sa iyo sa ulo mo. Pero malaking karangalan na yung binigyan mo sa bansa mo. So every contestant in the US, alam nyo, whether you like it or not, si Kristo po nandito. Ang katabi natin. Andito na. Amen? Amen. Amen. Paano yung pastor? May Kristo to, may Kristo to, may Kristo to. Ang daming Kristo. Ilan bang Kristo? Hindi lang yan, hindi lang yan. Ibig sabihin yan, yung presensya ng Diyos nasa iyo. Hindi yung maraming Kristo. Kahit saan mo pumunta, alam ng Diyos kung nasaan ka. Lalo na kung anak ka ng Diyos. Ikaw lang yung imuansin. Eh, okay lang gumawa ng maraming kasalanan yun. Pero kung sinanggal niya, iba ka. Kung talagang pinago ka lang ng Diyos, makikita sa iyo sa mga gawa mo. Diba sabi ng Bible, for by grace are you saved through faith and that not of God. It is the Lord. Not to works by any man's books. Pero pagdating po sa 1 Corinthians chapter 5, yan po natin. Kasi yun ang rewards, ha? Verse 11. 1 Corinthians 3:11. For other foundation can no man lay than that is laid, which is, sino daw? Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble,
every man's work. Eh, ganyan sabi ng pastor nyo. Every man's work shall be made manifest for the day. Ano yung the day na yun? Shall declare it. Because it shall be rewarded, revealed by fire. And the fire shall try everyone's word of what sort it is. If anyone's word abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If anyone's word shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be what? Saved pa rin. Yet, so as by fire. Kaya nga pagdating sa 16-23, sinabi ng Panginoon, you know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. If there is one active in triune God, is the Holy Spirit. Siya po yung mag-guide sa atin. Pag nagbabasa tayo, may kailang wisdom, ibigay siya ng Holy Spirit, siya magdidikta sa iyo. If any man defile the temple of God, God destroy him. Shall God destroy? For the temple of God is holy, it's temple you are. Okay, nakapresentation sa atin. Anong klaseng temple ka? Halimbawa, naalala ko tuloy yung marami. Yung masiga sa tubuhan, kapuloy niya sila. Eh, sabi ng tatay na, nagugutom na ako. Ito, banyo ka kami nagugutom. Kanina pamatay na. Tignan natin sa harapan kung may tao. Wala tayo. Sa kaliwa mo, wala din. Sa kanan mo, wala din. Sa likod, wala din. Pupuha tayo ng tubo. At pumatid, butong dito. Kayo nila katingin sa atin. Sabi sa atin, wala din sa harapan. Wala sa kanan, wala sa kanan, wala din sa likod. Meron po tayo. Nasaan? Ano? Diba ganyan tayo? Minsan, wala naman si pastor. If you are the temple of God, God dwell in you. Ano, pumunta ka din sa ay nalang tumayo ko din sa mga kasalanan. Kasalanan na yun. Eh, lalo ngayon. Ang hirap kong mag-disciple. Ang hirap mag-maintain ang tao sa church. Ang number mo kalaban namin yung praise at the power of the air. Ano yun? Self-care. Open na yun sa lahat. Kahit anong pili mo sa anak niya, kasama na yun sa pag-aaral natin. Nasa Bible din yan. In the last day, knowledge will increase. Many shall run to and fro. Pagkini na ngayon, bilis na mag-travel. Amen? Amen. Ito lang sabi mo bagal. Imagine, pupunta kami sa Vietnam, ilang oras lang, ilang oras lang yung mga dalawa. Dahil yung panahon, baka pati sa langit, may nagbabanggaan pa nga laki-laki na nga ng dagat, nagbabanggaan pa yung mga aeroplano. Laki-laki na nga ng dagat, nagbabanggaan pa rin. So, may nakatingin sa atin. Alin mo bakit takot kayong lumatay? Hindi dahil ligtas na kayo. O hindi dahil anak ka ng Diyos. Masarap. Eh, langit yung pupuntahan mo. Kahit ako, pag tayo pinakabusta ako ng pagbina, hinahabot ko yun. Parang pinukuha ko yun.
kasi yun ang sign para pag sinusumpong na ako, yung tango nyo na. Kasi yung sakit ng Parkinson, yung nervous system ko yun eh. Wala ulo ang nampa, namamanin ko yan. Kaya kailangan akong mga TBS na parang umaba pa ng konti yung buhay ko. So, halimbawa, ay yung alam mo yung babae na sinundito ang babaero dati. Yung mga Kristiyan, babaero pa rin. Sa church ka, hindi ko alam kung anong kasama-sama yun. Yung anak niya siya kung babae, kasama ng unang asawa niya yung sa church. Magkasunod sila. Pero yun siya, hindi makakilin nila ako. Pwede sabihin, sino sa amin dito ang, ayun, hindi na kailangan. Kaya lumigay ng sinihan eh. Bakit? May Netflix eh. May YouTube. Pwede ka pang may social media. Lahat na. Ano ba yung hindi na-rebuild sa panahon natin? Kaya kung nakikita ko yung dalawang apo ko, alam ko anong magiging buhay dito in the future. At kahit anong pigil mo dyan, kahit na anong faithful na, eh, karunan ninyo, minsan yung mga anak pa ng pastor ang problema eh. Yung mga anak ng pastor na hindi wakati sa church. Meron ako alam, isa na nga yung anak, hindi pa niya mapasunod. Bakit? Kasi nagbabago po ang mundo. Nagbabago ang ugali ng tao. Kaya pag may takot talaga sa Diyos yan, at sumunod sa ating Panginoon, kaya nung tinawag niya ngayon, meron po kami discipleship training eh. Ako nagtuturo. Every Sunday, siniseries ko po lang. Kaya nituturo ng bawat isa. Napakaganda. Pag naituro mo yan, sumunod. Ngayon mo nung natin dalawang disciple, hindi naman bakit sumunod yun eh. Iba dun, hindi paligtas. Tatlong taong naigit na kasama ni Jesus yun, pero hindi paligtas. Kasama niya ngayon si Jesus ha. Kaya nga sabi niya dun sa isa na yun, mabuti pa, hindi ka nang tinanong eh. Tatanungin kita ba? Ano ba, pinanganak ka, pero ang suntang pala sa impyerno, gusto mo yung sa impyerno? Saan mo hindi ka nang tinanganak mo, ito ka pupunta, di ba? Ikaw. Okay, kung ano ba? Gusto mo yung impyerno talaga, saan hindi ka ako pinanganak? Ay. Isang dali na nang hirap doon, walang hanggan. Sabi ng ibang, Pastor, masasanay ka rin doon. Ano masasanay? Awala nyo ha? Alala ko tayo yung isang kwento na meron namatay. Usually, diba si Pedro, San Pedro daw umaharap, pero yun. Kwento lang. Sabi niya, mamimig ka sa langit o sa impyerno. Pero bago nung sabitin niya, papakita ko muna sa impyerno tsaka yung langit. Una siya dinarin sa langit. So narinig din yung maawit yung mga inakanta niyo. Kasi labod. Masaya. Pero siya, parang may inaanok siyang wala dun sa langit. Sabi niya, boring naman dito. Puro kantahan. Punta niya si Inferno. Ay nagkataon, break time. Nagkakabi sila. Pagka tayo sumasabi, oh! Balik sa trabaho. Nakita niya. Hindi niya pala nakita yun. Yung
take anything. Sabi nung nangingil ako ng kapena, ako ako yung dito. Tsaka parang masaya siya dito. Dito lang ako. Sige, ba may gusto mo. Pagkatapos po nung pagpasok niya, oh! Tapos na break time. Pupuha pa lang siya ng kape. Tapos na. Ano yung ginawa ng mga nagkakape? Unang ulo, nasa sa impyerno. Naka... Ang tawag doon? Nakalugong. Yun na ipento lang. Kaya, alam niyo, marami pong mga tao nasa impyerno ngayon, nasa impyerno pa rin. Babaero pa rin. Kung ano ka dito nung namatay ka, kung ano yung kasalanan ginagawa mo, hindi mo yung napatawad. Adi ka pa rin. And there is no friendship in heaven. Amen? Amen. Eh, madilim dun eh. Alam niyo ba na pagkain may apoy? But there is total darkness. Pero mainit. Eh, ano, Pastor, bakit nakita po ni Richman si Lazarus? That is the final judgment. So, white room judgment, yung lake of fire na yun. Kaya, hindi ko pananakot yan. Kung gusto niyo pa ng reward. Sabi rito, the reward seat. The judgment seat of Christ, it is not a place of condemnation. But, a place for inspection. Amen? Amen. It must be a place where the believer's life and works are examined. And where overcomers are rewarded and unfaithful ones suffer loss. In Isaiah 1 Corinthians 13. Degree of punishment or degree of blessing. So, dun po sa impyerno, condemnation yan. Pero dun po sa judgment of Christ, kaya nga sa believers lang yun eh. May inspection po dun. Yung parang dun sa umpire nga, sabi sa inyo, dadaan lahat. At meron po nakahandang reward, sabi nga dito eh, gold, silver, precious stone. Sa Matthew 25:46. Are you still okay? Amen! Okay, nakabas ang oras na bawa. Ayan. Mali na, nag-chair. But of that day and hour, no one, no man, nor the angel of heaven, but my Father only. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man.
sa inyong kabubutihan, 46. Blessed is the servant who is Lord. When he coming, shall find so doing. Shall then while be always ready for in such an hour as you take the assignment man to come. Alam niyo si sa inyo hindi kilala si Boy Manalam. Sino nakilala kay Boy Manalam? Isa po siyang mamamatay tao. Siya po ay tensyal mamamatay sa sila elektrika. At the age of 17, siya po ay napilong ng Tindupa. Nakarating po ako doon. Please, nakarating kayo yata sa mong Tindupa. Pagkain na pala si Pogo. So, si Boy Manalam po ay doon nakakilala sa Panginoon. At yung kanyang buhay ay nasa pinipula pa. Kumita po siya ng 80,000. Dahil nag-ministeryo po kung sa book sa aming tinlupa eh. Yung babayag sa aking Panginoon. Kumakita namin si Boy Manalam. Sabi niya, malapit lang kong bayan. Pero minsan, itong isang pastor dito sa Marikina, yung nasa Marikina dati, iba pastor siya niya, si Miranima, yung sa Marva Pen. Nagmamalaki niya. Ito ang aking tatay. Ito yung ama ko sa pananampalataya. Umiiyak po siya. So doon ko nakita na hindi sayang yung pagkatanim. Imagine mo, aking mo isang pastor. Papas na pala eh. Eh si Mary Bon, Mary Ann, hindi ba alam na isang magiging pastor's wife yan? Pasalamat kayo, mayroong daya din. Amen. Kahit kung di wala kayong pastor dito. Amen? Amen.
Brother Vito, Pedro Gomez, Christmas, student body ng mga Christian na katulong kasi yun. Mabuhi sila ng grupo. Para mo talaga ang pag-aspel na sa school. Pwede ka ba mag-Christmas? Eh, gusto ko yun. Pag may sakit ako, pag sinabi ng pastor ko, God, may funeral. Punta ka doon. Wala yung sakit-sakit na yun. Ang mahalaga sa akin, makapagtanim ako ng salita ng Diyos. Nung invitation na, almost lahat ng mga estudyante nagtaas ng kamay. Sabi ko na lang, paano ko ito mapapalua? Kailangan ko po mag-aaral dito para. Pero ang ginawa ko, pakisundan niyo po yung pangalan niyo. Lahat, pati address niyo. Bibisitahin ko po kayo. Bigaw ko kayo ng ano to, mga babasahin ng mga gusto. Para lalo kayong lumalim sa mga Diyos. Kung ito lang story, sir. Nagkaroon po ako ng Bible study doon sa isang estudyante. Ako, nanginabot ko. At yung mga tao doon, it's not an ordinary person, matatalino, mga manager. Mag-iimbita pa yun ng mga Chinese. Alam niyo naman kano, kasama ko siya lagi doon. Hanggang sa nabautation, anim, sabay-sabay. Puro Chinese yun. May factory po yun sila. Eh, yung mga kapatid niya, hindi man umaangal. Kasi sa bawat tanong nila, nandidiwa na rin sila. Dahil masyado silang katoliko. I remember those things. Ano niya ngayon? Pastor na po yun sa Amerika pa. Yun. Hindi ba wala yung mga pastor yun, si Pastor Ray. Pastor Michael, si Ace. Yung pastor na, tahit-tahimik lang yun. Hindi ba lang po anong nasa utak dati yun. Tsaka sobrang mahihain yan. Hindi, kapalan ng mukha. Huwag aking kaluluwas. Amen! Tsaka tama po yung kanyang authority. Yung tiyambahan niyo. Galatians 6:7 ang sabi doon. For whatsoever a man soweth, that shall also he reap. Pag nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Amen? Amen. Pag nagtanim, ako, pag minsan, nagdadala ko ng taksin, ganyan mga kapal, ikotin din sa division namin, lalagay ko sa mga kotse nila, at pagka mayroong taong nagdadala, aabot ko po yan. Because that is my first love. So, yun. Kaya sa church, hindi namin yung naalis yun. Rewards and loses revealed at the judgment seat of Christ. Now, first of all, para maintindihan mo yung
judgment seat of Christ. Kailangan po Christ-centered ka, Bible-centered ka, Church-centered ka. Amen? Amen. Kasi okay, may electric pa yan, di ba? Pero kung may papagawa ko sa iyo, pupunta ka naman sa langit, di ba? Subukan mo na yung daliri mo, ilagay mo dun sa gitna. Ano yung gitna na yun? Tapos papaanda rin mo. Walang nangyayari sa kanyang daliri. Sagot ko yung daliri mo, bro. Subukan mo. Yan ang sinin mo lang. Eh, pero pagka ko yung malalaki, medyo nakakatakot yun, bro. Pero ilagay mo dyan, yung kami, nothing will happen to your finger. Amen? Amen. Because you're in the center of this electric fan. When you are in the center of God, when you follow Christ, nothing will happen to you. Amen. God will provide. God will protect. And you will be like Christ-likeness. Amen? Amen. Marami po mga Kristiyano, tinatawag na, hindi lahat po ng Kristiyano ay follower of Christ, hindi lahat disciple. Not all believers are disciples of Jesus Christ. Amen? Amen. Not all. Meron naging baptist. Babae pa. Huwag na huwag kayong pupunta sa Moriah. Tumatakas nun. Pagdating nun. Yung Moriah. Ako naranasan ko rin po yung palayasin ako. Kaya ngayon ang Kristiyano mababaw na eh. Yung tunay ang Kristiyano, meron persecution yun eh. Alam niyo kung bakit meron siyang persecution? Meron siyang ginagawa kay Kristo. Amen. Hindi tagaw po lang. You are working for Christ. Amen. Eh ngayon, mukhang bibig lang yung Christian siya. Amen? Amen. Kaya tinawag ang Christian person Antioch because they talk like Christ. They preach like Christ, and they see Christ in their life. Kayo, pagka tinignan kayo, pag-uwi nyo, anong tingin sa inyo ng tao? Meron pong sumubo. Dahil ako po, pag meron akong member na nandyan at parang nang magpukulo, may gagawin hindi maganda. Hindi ko yung baalisin. Tinatawag kayo sa prayer. Kayo na po bahala ko. Siyang nagawa ng paraan. Hindi ako. Maraming mga Kristiyano, gusto laging nasa site. Yan, gusto lang dito. Yan, dito. Lahat yan. Eh, masakit yan kahit na saan mo gusto ba? Dun sa gitna o dito sa gila? Gitna? Sa gila mo lang. Maraming mga Kristiyano, puro nasa gila. Yan ang gusto nila. Tapos gusto nyo ng reward. E puro gilid ka, gilid boys ka. Pachamba-chamba. Pag gusto mong magsimba, tsaka magbisama. Pag gusto mong magbigay, tsaka magbibigay. Lahat ng ginagawa mo, puro chamba. Meron po ano yung
Lalo si Sister Karen. Kaya ba yun? Yung pag-aating nyo yun, sabi talikod. Alam niyo na, pumasok niyo din si Yohan. Minaster niya yun. Pinag-aralan niya yung distance. Control niya yung bola. Hindi siya ang kinukontrol ng bola. Siya ang may control. Alam niyang papasukin at alam din niyang hindi papasok. Pero siya yung may control. Ang problema natin, kaya pagdating natin sa langit, kung pupunta ka sa langit, wala kang reward. Dahil ang may control ng buhay mo, yung sarili mo. At yung ibang tao. Eh gusto mo ng reward. Pag sinabi ng nanay mo, huwag kang ating dyan sa Living Word. Baptist Church, ha? Opo. Alam niyo, para matus na tunay na magamit ng Panginoon, you must be a true follower of Christ. Imagine, ako, ang dami muna, hanggang ngayon, minsan natatawag na ako pagkatapos ko ng kids. Hindi nyo lang alam. Pero hindi nyo lang ako pagkigyan na ng Diyan. Amen. Pag nagtitin sa pangalan nila, basta wala naman kayo sakit. Pag nandito ako sa port, tumatakad ako. Amen. Hindi ko alam kung bakit. Kailangan ko sinasabi sa pag-tuturing mo ako. Maraming gano'n. Kasi ayaw ko hindi ko yun kayo. Amen. Amen? Amen. Mga anak ko kayo. Amen. Natin. Yung Kristiyano ba? Yung pag-alab ba ng Diyos? Tsambahan ba yan? Parang bulaklak na ligtas ako, hindi ligtas. Ligtas ako, hindi ligtas. Hindi mo ganun. Kaya nga, kaya makikita mo doon sa amin, ako, okay lang na sampu lang yan, basta tunay. Basta lalaban lang. Dati gusto ko ng marami. Okay lang. Dati makalungkot ako pag wala siya. Natawa ko kagad yan. Inetext ko kagad yan. But I learned a lot in the ministry. Kaya pala ganun. Kaya pala wala na siya dito. Pero mahal na mahal ko yun. Baba, pagka meron kang minamahal pag wala sa'yo, malulungkot ka. Lalo ng pastor. Ang tagal mong inalagaan, limitat ng ibang Diyos. Okay lang kung baptist, nagpahalam ng tama. Nagawin mo na mabuti. Nung nagsimula sila, hindi mo sila kayamanan. Kaya ako wala akong mayaman na member. Meron po ako sobrang yaman na member. Dahil nandito sila sa church. Amen. 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 Alam niyo ba, nagpapatali tayo ng buildings? Kasi gusto ko na pag inimbitahan ko si Amber, kasama kayo lahat.
Amen. Ang tanong, like dito pa rin natin. Amen. Triple-third na po yung nagagastos natin. Hindi ko alam kung saan galing yun. Yung iba doon, inoblin na yung first part nila. Wala kung naniniwala ko sa first part. Yung pag-thanksgiving namin, yung samba namin sa Aldo, yung unang bunga ng Cesar, sabihin natin wala sinin kasi, alam nyo, masama ba halimbawa? Ang pangalan mo anak? Ikaw ba, Brother Friends? Pastor Friends, Pastor, ibigay ko rin dalawang buwang kong kita. Masama po ba yun? Masama ba yun, Brad? Hindi, di ba? I give more than that. Not because of tinawag ng first word. Ang tawag ko ng Thanksgiving. Yung taon-taon, nagpapasalamin kami sa Diyos. Kasi yung tithes and offerings, it's not enough. Eh sa sweldo nun, baka mas malaki pa yung sweldo ng pastor nyo kaysa dun sa tithes nyo eh. Amen? Amen. Kahit sabi nyo, mayaman naman si pastor. Akala nila ako mayaman ako. Unang taong kami sa Antipolo, wala kami dala kung di ponding din. Si Dahi din pa lang nun, mga tatlong buwan pa lang yata naman. Yun lang ang dala namin. Ang una naming ilaw, kandila. Nag-overnight kami. Every Friday, kandila. Umalis kami doon, ginagawang inuman yung aming lugar. That's why I ask the Lord, give us a decent place. Hindi kami makakaakay dito. Bigyan mo kami ang mas magandang lugar. Kaya kung nakapunta sa Maris, nakaabot ko ang lugar. Hindi na. Sundarian. Doon kami nagsimula. Pag nag-temperance ako, yung tubig na mabaho, malapit sa pulpit ko yun. Pero it's not the place. It's how you love people. Amen. Kaya ka pupuntahan ng tao. Yung may-ari ng apartment, ay bitahan ko yun. Yung mag-asawa ko sa lahat yun, lahat. Matinman sila o hindi, maraming na yung preaching eh. Nag-pitag-pi yun. Nag-preach ako sa Mitsubishi. Pag-alun, bigyan mo ko ng tao dito. Nag-live dito. Pastor Ray, ay kapatid niya. Hindi ko alam, isang araw magpapastor pa rin. Pero ang saya namin doon, ang first anniversary namin, 175 kami. Nagpagbas kami ng Burning Hill. Maganda pa ng Burning Hill. 1923 yata yun. Puno kami doon. Kahit mabaho. Doon, nag-aamerikana ako doon. Yung man lang makita na hindi ka lang basta-basta yung picture dito. Nag-aamerikana kahit po yung bahay. Yung in-in-in dito. Yung dalawang apartment, nakuha namin. Nung nagsimula sa mga garo ng school. Hanggang nalipat kami dun sa summer camp. And then, pinapagawa natin nun. Yung iba nga sabi ng pastor, pag-doblin ko mo yung first floor ko. Sabi yung dalawang buwan. Nagbigay siya almost 200,000. Kami, hindi namin alam kung yung tayo mga bilang. Nakasulat tayo yung pangalan na may record post ng tayo. Kung magkano na po yung mga mukuha. At meron na ako sa amin.
taga-ibang bansa ko, hindi ko inaasahan nun. We started more than we needed. Bangkok, 3.5, sa doon galing yan. Isa Diyos. Amen. Amen. So, kung gusto mga tao, 5 million ko po kailangan namin doon para matapos. At kung kaya sa ito, ano, kung siya, baka siya kami kinakamin. Amen. Amen. Gusto mong magamit ng Diyos. Huwag kang purikot sa gawain ng Diyos. Text lang, hindi mo maintindihan. Wala ka naman reward, kahit hindi kayo yung text, wala ka reward doon. Sinusodin mo na yun sa kanya. Dagdagan mo ng offering. Magbigay ka sa bisyon. Amen? Amen. Gusto nyo ba, ganito doon kayo na karami. Lord, pinapangarap ko yung magkaroon ng magandang building. Kami medyo malik, dalawang kwarto kami ngayon. Sabi ko, temporary lang yun. Pag nagawa yun, siguro abot ng may katundaan na tao yun. Kasi na tayo doon, pag nag-tailas yung tayo. Amen? Amen! Ano ang reward? Amen! Sa pipiso kayo. You give about the tithes. That's yung binilip ko namin yung kabilang logo. 240,850,000 po nga nito. Wala kong yung pera. Pero nandito ako sa bubong ng bahay, yung stretch to tinayin lang na 180. We started nothing. Yung binilip namin yung lupa doon, 630,000 ang malaga. 180 square meters. Sabi ko, isang biyari, wala ko kami yung pera. Meron lang po kami 150,000. That was June 1993. And then 1999. Sabi ko, Lord, sabi ko sa may-ari, ibigay ko namin ito ng, ibigay ko ng 200,000. Pero bago natapos ng taon na to, babayaran po namin ang buo. Ang lakas ng loob ko nun. October yan tayo. Sabi ko dun sa church, let's start our building project. We have only 20,000 at that time. Sabi nung aming karpintero, isang linggo lang yan, pastor, tapos na yan. Sabi ko, hindi natin ito pintigilan, hindi na natapos. Nakamigit isang million po kami, 1.85 na mga right. Natapos ko yung aming tutorial. Para lang nilipat kami ng tao, gano'n din eh. So gano'n po yung ginagawa namin. Ayun sa inyo dito baka. Sino dito ang alam na yung tithing? Alam niyo ba yung tithes? Yung basta nyo, nagka-attention. Pero wala naman isang tithing. Kasi nga hindi tithing. Tithing! Tithing! Yung bang ilalagay na lang sa ano. Hirap na hirap pa. Pag tunay na lang ng Diyos, mamigit tayo. Amen! Tunay. Nagtagasunod ni Kristo. Gusto nyo ng reward? Magbigay ka. Sa mission, magbigay ka. Kahit konti, yung pastor niya may nakatanggap na konti na sa aming church. Gusto nang magkaroon ng bahagi dito. We supported many missionaries, foreign missionaries. Bawat kaluluwa mo akin nun, may bahagi ka doon. Meron tayong missionary sa Africa. Cambodia. What do you want to buy? Ayun lang umalis sa atin, bigla. Dito malaki po magkain sa ang dami sa Mother Church.
Okay. Okay ba sa inyo? Amen. Uli lang? Amen. Ang laging tumahinig ng video natin ng usapan. Amen. Nasaan na ba? Rewards and bruises reveal the judgment seat of God. Okay. So 1 Corinthians chapter 4 and 5. You must be centro, Christocentric. Salvation and serving God is not easy. Hindi madaling maghintog. Hindi madaling lalo mga pastor. Champion are like born accident. They work hard. Alam mo si Yudo, si Pacquiao na lang. Kaya mas gusto ko si Yudo yun. Hindi ka rin ito. Yung pagtambing-tambing, yung madali ba yun? Paano pagtambing yung naunahong doon? Hindi, huwag na lagi pa rin. Isa nga, hindi sumasayag yung kanyang katawan sa ano eh. Sa Eren, and sa loob. Sa ano, nasayag na lang yun pagka yung babaksak siya. Pagtambing yan. Iisip pa yun. Ang galing. Alam niyo kung magkano yung reward ang mga kapag niya? Magkano? Hindi mo mabilang. Ang dami niyang endorser. Parang nakakain dito. Ang ba may 200 million ka. Introduction pa lang yun. Eh maraming pagkukunin ni Dalo. Hindi titigil yun. Laki sa hirap eh. Sobrang yaman. Eh si Pacquiao ganun din, di ba? Imagine, ikaw na may-ari ng langit. At pag tinawag ang pangalan mo. Ang pangalan ng church mo? Nina. Ang pangalan ng church mo? Discerning Word Baptist Church. Gira. Pag yan, hindi tayo nagkaroon ng reward yan. Discerning Word. Ang tindi nyo. Amen. Ano yung children discerning? Amen. Ano ganyan ang word ko dyan? Misan unang kita pa rin namin sa bata, alam niya ng word mo. Dapat yun sa bata. And that is a talent. Discerning Word. So yung kailangan, matutuwa mo po bawat salita ng Diyos. Yung buhay mo. Are you listening? Amen. Wala akong narinig ko. So, yung post mo, tatlong oras doon. So, champion of that born accident. So, judgment seat of Christ. It will be revealed. Alam mo, noong una, hindi ko ito maintindihan. Halimbawa, ako December 7 ako nung maligtas. Halimbawa, mamatay ako ng 2,000. Ano gusto mo man? Next year? Or another 10 years? Halimbawa, next year, 2005, 2025.
And D65 is coming very well. So in my years, I've been in the ministry for 44 years. December 7, 1980, no, ako yung nakakilala sa Panginoon. So mula noong 1980, December 7, na by the way, yung pangalan natin sa Aklat ng Buhay, talagang nang makasulat yun. Hindi yung naligtas ko, hindi yung pala yung kasulat. Tapos nagkasala ka, binura. Hindi yung ganun. It was written there forever. Before the foundation of the world, nakasulat na yung pangalan ko doon. Pinahanap na lang ng pastor doon kung sino mo ngayon. Salamat, pastor po ngayon kayo. Amen? Ang church, ang pastor po ginagawa na instrument ng Diyos. Pero nang dadagdag sa church, it was in God. Amen. Sa katinanim, doon ka lalago. Sa inyong Psalms 19:1. So, what kind of materials? Yung bawa. Sino kumakanta dito? Yung dito tayo. Sabihan, meron mo maawi talaga. Kapag ka umamit siya, maaaring mag-iiyak ka o nag-bless sa'yo. Iba yung God, ang ganda ng boses mo. Pero pag sinabi, God, hindi naman katandaan yung boses niya. Kaya sabi niya, tablas ako sa inamit ko. Naramdaman niya kasi, nararamdaman yung pagkain ginawa talaga ng tama. Amen? Ramdam yun. Pag nag-preach yun ng tama, ramdam na ramdam yun. Naramdaman niyo ba? Amen. At tinadamahan kayo? Amen. Ako din? Amen. Sabi ko sa Panginoon, kung meron pa po akong ginagawa ng tama, itama niyo po. Iayos niyo po. Gagawa ka ng marina. You give the best. Amen. I thank the Lord because last kaya nang din naman din sa iyo. Kaya nang si Adriel at saka si Precious. Si Precious ko yung anak mo. Siya ko yung sinetrain na maging principal ba? Emotional mastery to this I feel really was that thing happened. You know when I graduate from high school. And then so we push them to market and go on at them. So we know pa, kating ka, ikaw ang sabi ka ni dahil ako. Bakit ka na? Sumak mo na ako dito. Hindi mo pa yung pa-inis pa dito. Siya po, nagtuturo pa po ng choir yun. Ang laki po ng binanda ng choir namin. Hindi siya po ang choir. Ay, nakita ko din sa amin, sa record ni God. Ang ganito po, ang ganito lang. Ang sarampi nila. At din, meron po kami nilis na bago yung sped. Yung pong mga may, hindi naman, yung special children. Kailan may estudyante nila? 48. Per hour po yun, bayad. Dahil si Adriel, kaya graduate lang, history po yun, ginawan niya. Isa po siya nung tuturo. Si Gerd naman, siya nagpapaaral din sa lunso ng mga anak. Bawa naman siya ng accounting. Isa
ito pagka nag-aral, aglang pag nag-aral, pwede maging validatory ng klase niya. Kaso nga ngayon. Ito napakaganda na lahat ng pinagirapan ng magulang mo. Matuwa naman sila sa'yo. Ito ang sasabi ng korona ng ibig. Ang medal. Pwede siya, meron ko. Para sa nasa kanya lahat ng medal. Best in history, best in math, best in social studies, best in ganito, lahat. Hinakot lahat. Ayun isa. Nandun. Pero ginawa kung di makonclude yan. Manood ng kuwanoan mo. Parang nagtuhan. Klase. Ano maganda rin pag tinawag yung descending word, Baptist Church. Who is the member? Who is the pastor? Ganun po ang judgment sila, friends. By church. Amen? Amen. Sabi ng Bible, unto him be glory in the church. Kaya natatakot ako. Dahil kung ito yung pinagkatiwala sa akin, ito yung pagbibigay sulit ko sa Panginoon. Every month, sa denied manifest, lahat ng ginawa mo, i-reveal dyan. So, halimbawa, nagpakain ka ng pastor. Halimbawa lang, sabi ng Panginoon, tubig lang doon, bigyan mo sa pastor. Great is your reward in me. Eh, nilasan mo yung pastor. Sabi mo kung pinatatamaan, ha? Punta ka lang sa akin. Pero kung binigyan mo siya ng the best, sabi niya, you shall not lose your reward. Isang basong tubig lang yun. Kaya ako kahit na hindi pastor, kaya ako mahal ko mga pastor. Ano nang pastor niya? Kaya isang pastor sabi, anong team mo kay kasi nakasama mo sa mga ito. Hindi lang kaya ito lang. Ang sabi niya sa akin, sa lahat ng nakilala ng kaibigan, hindi hirain ako ng dami. Si Pastor Bino namatay, he's my best friend. Kaya mahalin niyo yung pastor niyo, yung asawa ng pastor, yung mga anak ng pastor. Amen. Ito pala may reward na kayo. Pag tama at sumusunod kayo sa amin. Kaya yung minsan kami lang. So, hindi ko alam. Sasabi ko dito, ang ating reward ay walang ay gold, silver, yung mga ibig sabihin, hindi ko lang siya sumigay, tatuloy pa tayo. Tsaka kahit na rin yung 24 million pa, hindi ko alam. Kaya ayaw kong pahingay yung pastor mo dahil mamaya, ngayon muli. At least meron akong remembrance sa inyo. Amen? Amen. Pero sana meron pa siya ng taon. Amen. Sino hindi ko gusto makikita ako sa isang taon? Amen. Great to share ko. Amen.
faithfulness, faithful. James Remy. Now, marami pong foundation dito. Hindi ba binabaha ito? Binabaha ito. Alam nyo, marami pa namin yung bahay na mo. Hindi alam nyo. Marami ng tubig. Yun yung mga hindi nag-ibay. Diba? Kapag tayo po tayo ng, parang gumagawa po tayo ng bahay. Kung gusto natin mong, di ba sabi ng Bible, lay not up your treasure where no man corrupt, not under servants. Sino gusto mong magkaroon ng kayamanan sa dami? Meron na tayo doon. Kailangan na lang natin pagka inaot na kayo sa isa, diba, pinakita yung buhay mo. Anong pangalan mo, Brad? Edsel. Yung ganda ba niya? Anong pangalan mo? Edsel. Edsel? Edsel. Edsel. Sinawag. Siguro ko, baka, ano ba ito yung, ito yung kung pangalan natin ito, kung yun pa rin. Kasi there's a new name niya ito. Inawag. AJ. AJ ka ba? AJ. AJ. Ito nung naligtas ka. Kailan ka naligtas? Hindi ko ako kayo. Sigurado mo? Kailan mo sigurado mo? Basta ligtas ka. I-record mo na kami muna. Hindi mawala yun. So, bawat tao sa pagligtas na tatay kay si Jesa. Sabi yun, every month of Chanty makes manifest. And mga kayo panibawa, nung walang maligtas ka, pinakita yung buong buhay mo. O kaya pinakita doon na, nababahay ka ba? Ano yung sarap na Diyos, bubad tayo. Kita lahat. Wala pong night, wala pong bagay na nasa katawan mo, hindi alam ng Diyos. Alam niya yung mga sa, kung meron kang nasa, alam na Diyos siya, kung ilan. Naintindihan niyo ba ako? God is all knowing. Na kahit anong tago mo sa kasalanan, it shall be revealed. Ang daw kung gano'ng grupo yun. This was your night. Papakita doon. Hindi ba nakakatakot? Are you with me? Yes. Kasi analyze ko yun, tsaka si Sapira eh. Nagkasala sila. Pinangako nila yung pag binintay yung kanilang arianas, hindi kayo lahat sa gawain. Eh, natusok nga yung siguro yung kalahat eh. Eh, ano ni Pedro? May nagsumbong sa kanya. Pero, kasi yun, patay ka agad. Ganun katindi yung kapangyarihan ng Banal Espiritu dati. Ganun yung tinaman. So, ano ba, hindi ba kayo natatakot? Na i-reveal lahat yun? At dadaan sa ako, eh, siguro literal na ako yan. Diba, nag-akay ka, pinilitan ka lang. Sabi mo, it will be very well. Umawid ka. Patupo mo dyan, ang kalimutan ka umawid. Wala na. Kinuha mo na yung glory na yung naman dapat sa'yo. Kaya nga sabi na, ang hindi glory, kaya bawat gagawin natin dito, it must be God who glorified. Amen. Pag
Ibigay lahat ng gagawin natin sa Panginoon. It should be a must to do it right. And you cannot do it kung pag-isa-misa kayang maatin. Yung anniversary lang. Yung ganun eh. Ako pag nakikita ko yung dati ng lugar namin, wala mo na yun. Hindi na yun mo. Ang ganda ng simula nila. Pero yun. Pero yung tumatanda dito, yung may ginagawa, it's a glorious. Lalo magbubunga yan. Matanda nila, hindi bunga pa yan. Kaya sabi mo yun, Pastor, wala kami ibang pastor kundi kayo. Wala akong papagid sa inyo. Kaya hindi ako matay-matay. Ang daming pastor na siyempre sa aking mission besides ng Tanaw. Kaya siguro ako kaya nahihirapan. Buhay pa rin. Masyari pa niyo pa rin. Nagtatapos na ako, pagkatapos mo ko. Tapos yun po natin. The soul winner's crown. Magpapasahin natin yung tayo ng tatapos. You want rewards? Amen! Really? I love preaching the word of Christ.
Hindi ako nakaka-feel sa masama loob ko. Kahit sinong nandyan sa pulpit na yun. Because that is my pulpit that God entrusted to me. Ako dapat yung nagpapakain. Yun ang trabaho ng pastor. Trabaho ng preacher. Trabaho ng bawat isa sa atin. So, ibig sabihin, parang ano yan, yung hindi yung sala sa lamig, sala sa init ka. Napilingkod ka ngayon bukas, hindi pakasun. Pastor, hindi lang ako nasabi sa lamig. Bakit? Maglalaro mo lang ako ng basketball. So, hindi talaga nakatalaga yung sarili mo dyan. Sa pamilya. Eh, di ba naman ako pastor eh. Hindi ko, dahil po tayo ang ng Diyos. Amen? Amen. Mas ang Diyos nang pinagbiling ko na natin. Kaya kasi yung challenge ng pastor, para magamit ka. Para isang araw, magharap mo sa kanya, you have done. You will receive a crown of what? The runner's crown. Sino dito na ako nandang si Pakil ng mama sa boxing? Ako pagkay, ako hindi ako nagsasawang panoorin ng mga laban niya. He is the only 8th division boxer in the world. Wala na akong Pacquiao, magiging Pacquiao sa Pilipinas. Kahit sa buong mundo. Wala na akong siguro 8. Kasi siyang, meron siyang talo. Overconfidence eh. At wala naman Kristiyano na hindi nauulog sa tukso. Hindi nagpa-backslide. Sino dito ang hindi ka nagpa-backslide? Sino, huwag lang ba dalas? Baka sa loob ng isang taon eh, 365 pa kang nag-baptize. Isang araw ka nang na-revive. Huwag naman gano'n. Amen? Amen. Ano ang katwiran ko? Saan ako pupunta pag anak ako ng Diyos? Kaya ano naman pupunta, babalik din ako sa kanya. Mm-hmm. Eh, timbog-timbog ka na, masaya ka pa. Amen. Meron ka naglilipot sa Diyos na laging masama ang loob. Hindi, lagi nakangiti yan. Ano yung luha ko, tears of joy yun. Pag naalala ko yung pinagtsagaan ko, yung mga binag-study ko, na ngayon ginagamit na ng Diyos. Hindi ko nakakatuwa yun. Amen. Yung aking tatlong anak, puro teachers lahat yun. Minsan nasa Vietnam. I never bribe. Magagaling. Alam mo yung gumawa dito mula elementary, mula college. Isa lang po ang naging medal ko. Best in 3 points. Hindi yung basketball siya. Yun lang, yun ang unang isang medal ko. Tinatanong na yung mga, paano na sa'yo yung medal mo? Ano ang tagal na nung bunok na yun? Eh parang ang ipis-nipis lang. Pero yung medal ng diet ay mong kapapal. Graduate doon ng dahil yan, magaling daw. So, runner's strong. So, pag nag-boxing ka, hindi yung tsambaan yung, misa nakaka-tsamba, pero iba yung talagang born as a champion. Pinag-aralan niya kung anong kalaban niya. Pinag-aaralan niya, bago ka manalang sa laban, lahat ng mga contenders, pag-aaralan mo kung paano sila. Paano mo tatalunin yan? Amen? Amen. Sa atin naman, ang kalaban natin, hindi natin nakikita yung Prince of the Power of the Air. Pag umago pa lang, ang hawak mo na cellphone kagad, hindi ka nagbabasa, hindi ka nagbabasa, talo ka na nun. Amen? Amen. Kung magago nun, wala, wala, walang nangyayari sa buhay mo. Kahit tamahan ka ng job, tatayo ka pa rin. Lalaban ka. Ako may pagkakataon, gusto ko lang sumuko.
napakahirap po itong sakit na ito. Nagsisimula yan sa paa. Dati lang. Dati hindi naman. Eh, 10 taon na po kung may Parkinson. Ay, grabe lang sa akin. Naninigas pa yan. Salamat kayo na ako. Amen! Sabi ko, okay lang mo. Nakarating lang ako dito. Buhon na din ko. Salamat. Lord, salamat po. Amen. Sabado pa lang, hindi pa na na yan. Paano mo siya nito? Hindi pa. Ngayon, hindi mo rin yan. Hindi pa lang, walang milagro na binigay sa akin ng Diyos. Pastor Ray, Pastor, kahit 30 minutes lang, but I preach more than 1 hour. Ang sayo nila doon. Amen. Kaya hindi yung kambahan yung pag-inipin sa Panginoon. Kailangan yung mas temporary. Kailangan may insurance ka. Sa boxing, depending kung first round pala. Kailangan tapusin yung 12 rounds. Hindi na natapin. So, mahirap. So, ngayon. Sino dito meron ng crown? The runner's crown. Pagka ba kayo nag-isang, kaya natin pa sa rin, nag-isang po na bilang abogasyan sa kami September. Second time yun. Sana makakasa. Amen? Amen. So, meron na kayong isang crown. Pangalawa, palayin ko lahat tayo meron dito. The soul leader's crown. 1 Thessalonians 2:19-20. Crown of rejoicing. Alam niyo ba yung pinakamasayang ka sa church yung pang soul leader? Pag nakaakay ka, katulad ko nga. Hindi lang yung libo ang aking naakay sa Panginoon. Since 1981, I started to soul leader. Yung tatlong daang member ng impriyado ng Ever Electrical, lahat po yan, nawitin sa mga. So, Lord, kung mo umalisin dito, hanggat hindi ko nahahakay ito ng mga tao dito. Marami po nagdala sa church. Kaya, huwag kang matapot. Alam ko, kasi nyo, matapang yan. Nakarating na kayo sa alahan, ha? Sama kayo pag kami yung pag-aakay. Kahit na wala, pag-aakay ka mag-isa. Kahit mag-isa ka lang. Kaya mo tumayo sa bus, nag-intent sa loob. Ikaw lang mag-isa. Mga kaibigan, sandali lang mo ito. Bigyan niyo lang po kung yung 5 minuto para ipaliwanag sa inyo kung paano kita sa langit. Ginagawa namin yun. Pero hindi kami nangibig. Naranasan mo naman mag-makeup po, nag-isa ka, pinapasok yung mga different na lugar. Yung mga may drug addict, may pusher po, yung mga nag-iinuman. Naranasan mo po yun. Naranasan po yung tao ko doon sa lungan niyo, kami niyo mga isa ka. Lugar nila sa aming saluan. Kaya din, at mapunta ko, parang medyo takot-takot din kasi ang dami nag-iinom na. Kung nung pauwi na kami,
May isang malaking tao na humahawak doon sa kamay ko. Eh, maliit pa ako nun. Ngayon naman. Medyo payat pa. Binigyan ko yun ng truck yun. Isang pangutos ng Diyos, saka yung salido ng kaligtasan. Tapos bigla yung nawakan yung kamay ko. Ital, tinanggap namin yung bigyan mo sa amin. Tatanggapin mo rin ito. Binigyan ako ng isang bagong tanggera. Eh, sa bigla ko, inawakan ko. Eh, sumutan ko naman. Sabi ko, eh ano pa yung binigyan ko sa inyo? Tsaka yung, hindi mo talaga ako binigyan, ibuhos din lang sa ulo. Yung tanggal yun, inakbayan ko yun. Sabi ko, ako nang lalakad kami. Si Jesus, di ba, gumana ka? Pero ibang anak yung ginawa siya. Ito, maga, ito pag binigyan mo, mag-aapun ko. Amen. Amen. Illustration. Si Dale Moody, the great evangelist. Meron isang lugar doon na pinagtatakutan ng mga tao. Isa po siyang mama kita. Alam ko rin ba yung kanyang kasalanan. Wala akong makapunta doon. Kung pumunta sa Dale Moody, if I remember, sino yung pinakamasamang taong kailangan nyo dito? Hindi ko yun. Kung papunta na po siya sa taong na yan, humiti siya nyo. Yun pala, pagod na siya sa paggawa ng kasalanan. Ano nyo nakakapagod ng kasalanan? Papapangiting na ng kasalanan. Amen? Amen. Yung isang buwak, ako mag-iing na yan. Yung pag-iisang buwak, pag-agandahin ko niyan. And then, the love is strong. James 1:12. Masahin na lang. Round of life. Then crown of glory. 1 Peter 5:4. Pastor crown. The one who fits the word of God. The watcher's crown or the righteous crown. 2 Timothy 4:5-8. Yung naghihintay sa kanyang modernity. And then, this is your 6th anniversary, right? Amen. May pan-7 po kaya? Amen. Amen. So, kaya ako. Amen. Pag-aralan niyo yung mga problems na yan, pag-iay ko naman, meron ba kahit isa? Pero kung gusto mo di ba, ang ganda na yun. Amen. By the way, before I close, pag nasa akin na po yung mga problems na yan, hindi nyo yung susunod siya. Because you're not working to learn those crowns. Yung crowns na yun, lalo pag natin sa paano nyo. Because he's the one who's working to learn those crowns. You know why? For it is God which worketh in me, not to do in me. Sa rin ang gumawa para sa atin.
kaya hindi tayo karapat-dapat. Yung kaligtasan niya, hindi tayo karapat-dapat. Diba napakaganda na? Pag naging mo ron, may karang. Amen? Amen! The good shape of seven. And 10,000 and 10,000. You will enjoy that crowd very well. Sa amin ba sumigin mo? I don't know. Sabi mo nga, hindi mahalaga sa amin ng rewards. Ang mahalaga sa amin si Jesus. Amen! Kung makita ko lang siya. At nandun ako. At yung aking mga anak. Lahat ng mga ganyan tayo rin. At yung makita ko lang siya lang. Amen! Ayaw ko kita rin na tayo sa lang. Lord, sa mga kapto. Mula ba ang oras namin ang lakas na yung mundo para kung may pangaral tingin sa inyo. Hindi ko lang po yung pastor nila na mura dahil sa kanila. Mawa. Huwag namin pagkain sa kanila yung dapat nila ang tatanggap ito rin. Let's preach the whole council of God. Patawarin kami kung minsan yung mga pagkakataon din na nagkukulang kami. Please forgive us. Mabantayin na kayo kami. Sino dito wala pa talagang kapiyara ng kaligtasan pag mga tito. Hindi ba siya kung magpunta sa kami? Pwede bang tumayo ba? Ito matakot. Mas pakakatakot sa sentero ng kaligtasan. Hindi talagang sigurado na pwede ba magtaas ka ng kamay? Sigurado mo na, okay? Pupunta ka sa dami. Pakitayo. Yung mga sigurado. Kung hindi, o kung matakot, hindi pa. Sa bagay mo, hindi ni Sarapin. Hindi ko pa pala tayo sa dami. Ngayon, sino mga sigurado? Human rewards in heaven. Pati ko na lang, ito ang matanggap. Sino yung sigurado? Meron mo ng reward sa langit. Itaas mo lang yung kamay. Yung sigurado mo talagang 100%. Meron ka kahit isa. Itaas ang kamay. Kung wala ko pa, wala ko. It's time to serve God. It's time to give your whole life to God. I told you before. You will not miss your life. But amen. Amen. Pastor Dito, nakako na po kayo. Ito ba ito? Ako na maaga pa nga eh. Amen. May masasabihin mo ba? Pero yung ang yung si Pastor Dito ang mag-usapin natin ang mga. Salamat sa inang wala. Ito sabihin. Ayan, ito dito. Again, salamat kong Pastor Dito no? Mga lalim lang namin. Napakalaking bagay po. Actually, parang lahat po yung ang pwede nabasa. Alam ko na yung memory type that yung talaga pa ganyan. Mag-is nakatingin po kayo ng ibang patahay. Amen? Amen! Ang baptist po, isa lang dinasabi niya, ibang way lang. Ayan, so, again, sumang karo din po yung bihira po yan. Ayan, salamat po. Ito pa si Jay. Ito na. Ito pa si Brad, pwede siya. Sila, kaya siya, nakita niyo na yan. Partner niya, soul winning. Amen! Kadaya din. Salamat, tumalaban niya. And dati mo sabihin, mas actually na may inaano akong nabuha kong sermon kasi. Kasi nabihin na ito kami.
bisita po kami dito. Sino ba yung task kami kanina po? Hindi pa sigurado sa langit. E dito lang, wala rin po pinapalagpas mas doon. Kaya, hanggang hapon po ba kayo? Nakakain po kayo? Nakakain po kayo? Ngayon po tayo lunch. Amen. Ayan. So, kayo po, hanggang hapon ba kayo? Kaya ngayon, kami sa sakin lang pala, no? Kaya hanggang hapon ka. Amen. Si Kuya doon, no? JL, ayun. Pamangkin ko rin pala ng... Hindi. Pamangkin siya ni Mali. Hindi. Ay, hindi. Pamangkin kita. Ay, hindi. Pinsang pala siya. Oh, pinsang si Kuya. Anting. Pamangkin ko sa pinsang. Amen. Siya na hindi nakalating si Lance. Ano ka lang. Then, ito na siya na lang punta sa funeral. Yun, sa funeral. Blessing din yung funeral. Pero, kahirap. Nag-preach ako pasto ng isang field ko, wala akong mic eh. Pero, nahalahala, ganun din, nasira yung mic. Nag-component ako. Presentation, okay. Manok, nag-carryover ako. Sa tuwa ba. Amen, mamaya kumainin po si pasto dito. Amen. Itong tao yan, dahil kung nakapain ko sa inyo nila. Salamat lang po kayo kasi niya. Sa kanya po ay nagdadali ang sakit po siya. Pwede ba yun? So dahil di ba siya ganun yung ratings dito, nakawala na naman. Wala na pong COVID. May iba na naman. Tingwali. Ano ba? Ah, ready na kayo, ready na. Ito po yung aming amang kwaya. Amang na. Okay. KJV Music Team. Okay. Ginawa na ito si Ezi kanina.